problema niyo ba ang inyong mga tiyan dahil imbis na 6-pack abs, eh 1-pack tubs ang nariyan? Hindi lang daw po exercise ang solusyon, kailangan din siyempre ang mga pagkaing iwas tubs. Alamin yan sa Fit to Go. Problema mo ba ang iyong tiyan na imbis na abs ay flabs ang makikita? Genes play an important role, yung ating genetics. Diba? Meron blessed dyan na ibang tao na kahit hindi nag-exercise maganda yung abs. Pero sabi nga natin, pag hindi tayo blessed with a good genes, mas double work tayo to achieve that. Eh ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng flabs? So every time na sumosobra yung ating pagkain, nagkakaroon tayo excess calorie na hindi naman natin nagamit, nako-convert siya into fats na stored siya dun sa area na kung saan the least exercise part of our body, which is sa tiyan nga. Dapat alam din natin kung ilang calories lang ang kailangan ng ating katawan sa isang araw o yung tinatawag na total calorie requirement. Ang mga pagkain na mataas sa calories, nangunguna riyan ang piniritong pagkain. Tandaan, ang isang kutsarita ng mantika sa pagkain katumbas na ng 45 calories. Pero importante rin na may sapat na calorie intake sa katawan. Pag masyado mababa naman yung calories na nai-intake natin, nandyan na nagkakaroon, mas madali tayong mahawaan ng sakit. Kasi unang-una dyan, bumababa yung ating immune system. At yun nga, yung ating physical activity sa maghapon, medyo nanghihina tayo. Hindi tayo ganun ka-alerto sa ating mga trabaho. Kaya para maging fit and trim, lalo na ngayong summer, dapat piliing mabuti ang inyong kakainin. Dalawang bagay yung kailangan natin. Kung gusto natin ma-flatten yung ating abs, nandyan yung proper diet and exercise.